ng boss mo? Ano mo? Operator ka lang. Anong number ng boss mo? Anong operator? Anong number ng boss mo? Binato mo kami! Anong number na? Ginigigip mo ako! Ikaw ang bastos ka! Ikaw nang gigit! Bastos ka! Ginigigit mo ako! Lumilipat ako ng linya! Ano mo? Ikaw ang nang gigit! Ang bato ka! Tumahimik ka! Nang bato ka! Binato mo kami! Binato mo yung bitana ko eh! Ka kasi! Bastos mo! Ipat ka lang ba? Bato! Tumahimik ka! Hindi kita kausap! Porket L300, ano kala mo sarili mo? Bakit ikaw mamayari ng kasada? Ano? Sa linya ko! Ano mo? Lumilipat ako, tapos gigigitin mo? Kala mo kung sino kang angas? Dumi-dumi mo! Porket maganda yung sinabi ko! Umalis ka na! Ano mo? Aba! Pupunta-punta pa dito eh! Binato mo yung bitay! Tumahimik ka! Ba't ka nang babato? Porket ano? Maganda yung sasakyan mo eh! Ano gusto mo? Ano, babanggain mo ako? Hindi kita binabangga! At a**s ka! Ba't ka nang babato? Umalis ka! Kinukumpronta lang kami na ba mo kami? Wala akong pakialam sa'yo! Ba't ka nang babato? Binato mo kami! Nasa palisin mo ito kasi ako, customer ako! Una na rin nakuna ng video ang parehong motorista habang dinuduro-duro naman ang isa pang motorista isang taon na ang nakakaraan. Tulad ng bagong insidente, nambato rin daw ang inireklamong motorista. Paano ba nangyari, sir? Ba't nagkaganon? Nasa tamang linya po ako. Galing po kami ng tunnel ng Ayala po. Ngayon, paglabas dyan, gusto niyang umuna. Nasa traffic nga kami. Nasa linya naman po ako. Hindi ko siya pinagbibigyan po. Kasi pare-parehas naman po tayo na traffic. Ganon po. Ngayon, nakalusot siya dito sa kabila, sa kanan. Doon na po, pagtapat sa amin, may narinig akong bato talaga. Bato? Anong klase? Hindi ko po alam kung anong bagay yung binato. Nagulat po yung anak ko. Di nakita ng anak ko, papa yun ng bato, pumasok sa gasolinahan. Tapos? Ngayon, nung nakita kong pumasok sa gasolinahan, sinundan ko para kumprontahin ko sa anak ko siya kung ano bakit kaysa ng bato sa amin. Tama lang. Ngayon po, hindi pa nga po ako nakapag ano, inano na yung side mirror ko, tapos pinagmumura na ako, bumaba siya. Hanggang sa kung ano-ano na lang pinagsasabi niya, puro mura ang inabot ko. Ano pong kotseng dala niya? Fortuner po yata. Nakuha niyo po yung plate number, ano po? Opo, opo. Kasi na-check na rin po namin na siya po pala isang doktor. Opo. Hindi ko naman po talaga kilala siya kung sino siya. Meron siyang sinasabi na agawan niyo raw siya ng parking at customer daw siya. Anong ibig niya sabihin doon? Hindi po ako agawan. Nakita ko na po talaga siya magpapagasulay na doon. Hindi nangyari. Naman po ako naghahanap ng gulo, ganun. Paano kung nabasag yung ano ko? Salamin, tamaan yung mga anak ko. Correct. Bakit? Pero alam niyo na po na bago dyan sa nangyari sa inyo, meron na siyang ganun din na nakagit-git sa traffic at pinagbumura niya. Hindi ko po alam yan. Hindi ko nga po kilala yan eh. Nagulat nga po ko sa kanyang reaction. Nagabilang po namin siya nakita eh. Tinatawagan po namin yung kanyang clinic at nakausap po namin yung kanya pong secretary. Natatakot na ho magsalita. Ganito po ang mangyayari ngayon. Number one, pwede po natin ito ilakad sa LTO. Nagawa na po namin ito noon. Pwede natin ulitin ngayon. Napatatanggalan po siya ng lisensya. Road rage po ang tawag nito. Lalo pa yung pagbabato sa inyo ng inyong sasakyan. Yun isang reason para matanggalan siya ng lisensya at hindi siya makapagmaneho. Number two po, sir, patatanggalan natin siya ng lisensya sa PRC kasi not once but twice na nagwala siya. It is really unbecoming of a doctor, lalo pa isang surgeon, na magpakita siya ng ganung klaseng asal. And then number three, pwede natin siyang kasuhan ng kriminal. Yung pong unjust vexation, at kung ano pa pong pwede na maikaso, yan po'y kukusulta tayo sa lawyer. Ano bang gusto yung tahakin na paraan na proseso kung kayo pong tatanungin? Sa akin lang, sir, maturuan niya ng leksyon na hindi na maulit sa ibang tao. Tama okay. Na yung hanggang sa amin na lang. Hindi ba siya kumontak sa inyo simula nung ma-upload tong video? Hindi po. Kinukuha ko nga po yung number niya. Hindi niya po binigay. Paano? Pagkatapos niya magwala, umalis na siya, humarurot? Opo, umalis na po siya. Okay, buti na picturean niyo po yung plate Ayan number po. Niya. Pinicturean ko po. Okay. Ito yung plate number niya. Zebra Delta Nancy 907. Apo. Black na Fortuner. Apo. I think may pinagdadaanan to. Meron siyang parang sa isip niya hindi tama eh. Yes. Tsaka, he has a psychological problem. Ano sir? Para siyang lasing. Amuyin mo yung alak habang nagmumura siya. Ang nakakatakot po nito, doktor po siya at isa po siyang surgeon. Nakakatakot na yung pasyenteng inooperahan niya, at that time, meron siyang issue, biglang magwala, baka mamaya, bababuyin niya yung surgery. Yan
niya po. Emotionally nagulat unstable po siya. Hindi namin nakalain ganun yung magiging galing. Reaction niya eh. Matindi po, lalo pa yung paglalait niya sa pagkatao ninyo. Opo. Grabe po yun. Yun po talaga unacceptable. Now, from now on, gagawa tayo ng mahakbang na wala nang ospital pang tatanggap sa kanya bilang surgeon. Yan po sisiguraduhin ko sa inyo. Dahil po sa incidenting ito. Dahil kung ako po yung may-ari ng ospital, hindi ako papayag na isang surgeon ko ganitong kabalasubas. Nilalagay sa panganib yung, wag na yung ospital po, yun na lang pong pasyente. Grabe oh, sino pa magtitiwala rito? Even while we speak, itong gusto ko sa LTO kung ganun, nag-issue na po ng show cause order ang LTO laban sa driver. Kapag hindi po siya sumagot, matatanggal siya ng lisensya. Proseso lang po yan. Pero we will make sure matatanggalan siya. At kahit anong mangyari, matatanggalan siya, sir. Maliban na lang kung makikipag-areglo po kayo at kayo mismo magsabi sa LTO na wag. Pero yan po yung grounds para matanggalan siya, yung bang pagwawala niya twice, yung pagbabato. Yun po yun eh, diba? Nialagyan sa panganib ang mga iba pang motorista. Ilang taon po yung anak nyo? A third year high school, tsaka dalawang first year, tsaka isang grade 1. Ay, puro mga bata. Opo, isa ka. Kaya nga po ako nagsisigaw, sabi ko, ba't ka nang babato? Ba't ka nang babato? Ay, madadagdagan natin ng child abuse. Ba't ka nang babato? Kasi nga sumigaw yung anak ko na sa front seat katabi niya, yun yung talagang lagulat, parang nagka-phobia siya. So, mas matindi po ang child abuse kaysa unjust vexation. Opo. So, child abuse, PRC, tatanggalin natin. Pag-resignin po natin sa ospital na kanyang pinagtrabahuan. Mamimili siya, mag-resign siya sa ospital na pinagtrabahuan niya, patatanggal natin PRC, kusa siyang isurrender yung kanyang PRC, or kakasuhan po siya ng child abuse. Child abuse po yun, kasi nga po, yung pinagmumura niya kayo, nagwawala siya, nag-iskandalo siya, yung mga bata, natatakot siguro yan. Maliliit pa. Diba? Ay, sama natin ang unjust vexation. Dalawang kaso versus mag-resign siya sa ospital at saka matatanggalan siya ng lisensya sa PRC. Sige po, gagawin natin mamaya, ha? Salamat po. Sige po. Si Dr. Thomas Joaquin Mendez, siya po ay doktor sa Diliman Doctors Hospital. Isa po siyang neck surgeon. Si Dr. Mendez ay isang otolaryngologist. Director Roberto Valera, Deputy Director of Law Enforcement Services, LTO. Director Valera, magandang hapon po, sir, director. Magandang hapon po, Sir Rafi. Napanood niyo na po itong road rage, yung pagwawala po ng isang doktor kanina. Pwede po bang gamitin dahilan niyan para siya po ay matanggalan ng lisensya sa bilang driver? Pinapagawa ng issue cause order, lalabas na road rage po yan. Tulong siya sa Section 27, Republic Law 4136 na improper person to drive, comma, proof namin. So, ibigyan namin siya ng chance, pina-show ko siya para makapier sa opisina. Sir, twice na niya na ginawa ito. Meron pong video prior dito sa kanyang encuentro sa Paredes family. Eh, meron na rin siyang dinuro-duro na isa ring motorista. Sir, take note na ang nag-trigger talaga sa problema dito niya sa Paredes family ay binato niya po. Wala bang violation yun? Mambato ka ng sasakyan? Nambato siya? Opo. Nambato siya? Opo. Okay. Opo, nambato. So, iba na po yan. Mas maganda po. Mas maganda po may final na kaso sa kanya kasi meron na kami ground. Good. Okay. So, sa amin na, pero pwede naman sa amin idulog yan. Pwede po ang tao may suspend ng 3 months pero may due process kailangan may ano siya may show cause pwede 1 year pwede revocation so depende po yan sa pag tingin ng aming investigador kung anong gaano kalaki ang violation na pumisya. Pero sir ano eh may history na po siya eh pangalong beses na nanduduro po siya ng mga motorista. Ang pinakamasakit pa nito nandalait pa po siya ng mga motorista na kanya pong nakakaalitan sa kalye. Kumbaga he is not mentally stable. So therefore, hindi po dapat siya binibigyan ng lisensya kasi baka next time yan, yung sasakyan niya, ibabangga na lang niya sa kapwa niya motorista, disgrasya ang abutin at meron pong hindi na siguro masasaktan, baka may mamatay pa. Opo. Ang license, gusto na namin emphasize, ay privilegio lamang dito sa karapatan. So pwede namin tanggalin yan pag nakita ng opisina ng tao na may pag-aari ng lisensya na yan ay improper person to drive. So, binibigyan kami ng malawak na ano no, na discretion as well as authority. Kaya pero kaya lang requirement ng batas bago namin mag-impose ng ano, sanction, kailangan pakinggan din namin yung tao. So kaya isusyokos po namin. Sige po, sige po. At least nasabi niyo po sa amin na medyo malakas-lakas po yung kaso sapagkat nambato po siya. Kung doon lang po sa road rage, medyo may gray area pa dahil wala ho talagang violation doon na mapa-fine siya or something to that effect. Something like that.
Okay, pero dahil ng bato siya, sir, ibang usapan na yon. Ibang usapan na po. So maganda po kung meron kami police report dyan, o blatter, so maganda po. Sir, dudulog po kami dyan sa inyong tanggapan. Opo, Director. No problem. Opo. Salamat po, Director. Attorney Villamor, magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Idol Rafi. Napanood mo na ba yung road rage? Nakita ko na yan. Now, hindi ko lang alam kung ito ba unjust vexation o child abuse may kaso dito sa doktor. Ano sa palagay mo, attorney? Well, if he's aware na nandun yung mga bata, siguro we could say na pwede mag-child abuse siya. Nakita niya ba na nandun yung mga bata? Nakita niya ba nandun yung mga bata? Opo. Andun po. Kasi sinabi ko, ba't kayo ng babato? Sabi ko, may mga bata kaming kasama. Sabi ko sa kanya. Lagi kong sinasabi sa kanya, ba't ka ng babato? Sabi ko sa kanya. Yun talagang pinanggagalaiti ko sa kanya na dapat hindi ka ng babato kasi may mga bata nga kaming kasama sa loob. Pagdiri ko yung video, tignan ko kung paano niya minura yung tao minura niya sa yung situation na yun at para ma-analyze natin kung lalabas ba ang just dictation lang yan o pwede natin i-qualify as child abuse. Meron kasing mga nagsasabi na para maging child abuse ang isang kaso, kailangan may intention daw na yung matanda na naabuso ng bata, there is that intention bago masampan ang child abuse. Pero, wala nga siyang intention na saktan yung bata. However, doon sa kanyang actuation, sa kanyang pagwawala, pagkakalat, yung bata ay nagkaroon ng trauma and that has been determined by a psychiatrist or psychologist na yes, yung bata na trauma, although hindi naman sinasadya nung taong na nagwawala. Ang Supreme Court decision is to the effect na kailangan may intention talaga yung perpetrator o yung offender na subject yung bata sa psychological or physical or any kind of emotional maltreatment. Ngayon, kaya isa natin ngayon yan, kung yung pag-isigaw niya is despite the fact na pinoint out na nga na magulang na nandiyan yung mga bata at nagmumura pa rin siya ro, baka maaaring sabihin na natin na may infection na rin siya isabit yung bata sa psychological or emotional maltreatment. So, yung bata siguro, ilapit natin sa isang psychiatrist, sa isang psychologist para ipa-assess siya, ipa-evaluate kung talagang merong nangyaring trauma para yan po ang isasabit natin sa piskal doon sa kasong child abuse na isasabit natin. Yes, yes. Pwede po yan. Yan ang magandang ebidensya to show na talaga yung bata ay nagkaroon ng emotional trauma dahil sa pinagagawa ng lalaki, ng doktor. So paano halimbawa sasabihin ni doktor, wala akong intensyon na yung bata ay saktan pero ang sabi ng psychiatrist dahil sa yung actuation, yung bata ay na-trauma. Well, again, Rafi, mas importante pa rin dyan talaga yung intention. Kung let's say yung bata ay nagkaroon ng psychological or emotional trauma dahil sa nangyari, pero wala naman palang intention na talaga isa-get yung bata sa emotional or psychological maltreatment, maaaring walang abuse. Paano naman yung trauma ng bata? So, how would you give justice dito sa bata na na-trauma dahil sa isang masamang actuation, masamang pag-uugali ng isang matanda? Una ko na importante, sa matas kasi meron tayong tinatawag na criminal intent. For a crime, for an act to be a criminal act, kailangan merong accompanying criminal intent yung actuation ng taong, yung perpetrator or yung offender. Pag walang criminal intent, walang crime. Yun ang sinasabi sa batas. So, ganun din ang nangyayari sa child abuse. Pag wala naman intention i-subject yung bata to any emotional or psychological maltreatment, so minsan hindi nagpa-qualify as child abuse, minsan unjust vexation lang. But in this particular case, considering Mr. Thompson said, malinaw naman ang alam niyang nandiyan yung mga bata at tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niya, okay, good. Kasi nga, sigurado ako, attorney, kukuha ito ng magaling na abogado at yan ang gagamitin na palusot. Yan ang gagamitin depensa ng kanyang lawyer na, well, walang intensyon si doktor na saktan yung bata kasi ang intensyon lamang niya ay awayin itong mag-asawa, yung driver lalo na, at hindi siya nagpag-away sa mga bata. Yun po yung gagawin, I'm sure gagawing depensa nung defense lawyer. According to the matter, pinoint out naman niyang nandiyan yung mga bata, baka pwede rin natin i-qualify yung kanyang ginagawa na may intensya na rin siyang idamay yung bata sa pagbumurang ginawa. Okay, may natutunan kami rito, attorney. So next time, kapag halimbawa may mga ganong sitwasyon, so ang sasabihin lang ng mga parents na please, huwag ka magwala, may mga anak ako rito. Pag hindi pa rin tumigil, pagwawala o pambabastos o pananakit yung taong nananakit sa harap ng mga bata, then pwede na siya makasuhan ng child abuse. Yes. May iba lang tayo, attorney, ano? Without mentioning any case. Meron isang tao, gumawa siya ng hindi tama against sa isang bata. But ang depensa is,
walang intensyon na saktan yung bata. Pero yung bata ay na-trauma. In-examine ng isang psychiatrist, yes, na-trauma yung bata because of that. Eh yung bata ay iba ng pag-uugali. Hindi na normal ang kanyang pagiging bata because of that incident. Saan magkukwalify yun? Paano makakuha ng mustisya yung bata? Paano naman itong bata na na-trauma? Well, kung hindi man mag-qualify rapi yan as a violation of child abuse law, I think you could make him liable or her liable for damages. Moral damages or temporary damages na pwede mong habulin dun sa tao kung danyos tayo, compensatory, etc. Ha, ganon. Pero hindi na criminal yon. Ano na lang labas doon? It's again a question of criminal intent. Wala talaga ng intent yung sakit. Kaya nga, so ano na lang yun? Civil? Civil case. O di kaya, mag-qualify as a just fixation. So unjust fixation is also criminal case? Also criminal case. So pwede bang pagsabayin? Civil at saka unjust fixation? Criminal and civil? Kung nag-file ka ng case for unjust fixation, lagi may kaakibat na civil liability yan. May civil aspect lagi ang criminal case. So doon mo pwedeng ilitis yung claim mo for damages. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Villamor. Sir? Thank you po. Given na po yung lisensya niya, sinisiguro ko sa inyo, matatanggalan po siya. Kasi yung pagbabato, yun yung maging grounds na para matanggalan siya ng lisensya. Magpapablatter po tayo sa police sa pangyari, and then ilalakad natin sa LTO, bibigyan siya ng show cause order, sasagot siya, pero most likely matatalo siya sa sampapatayan ng kasong kriminal. On top of that, yung patatanggal sa lisensya LTO, unjust vexation child abuse. Tapos patatanggalan po natin siya ng lisensya sa PRC. Hindi ko alam kung ano yung mga grounds para siya matanggalan ng lisensya sa PRC, pero unbecoming of a doctor yan. Nagwawala siya not only once but twice. And then pangatlo, kung may kinig sa atin, itong Diliman Doctor's Hospital, kung may kinig, kung hindi, wala tayong magagawa. Then gagawa tayo ng liham at saka yung demanda natin sa korte. Sabihin natin sa Diliman Doctor's Hospital, sabihin natin kung bakit natin siya inireklamo para disiplinahin. Let's see kung ano maging tugon ng Diliman Doctor's Hospital. Ang sigurado lang po ako doon sa criminal case at saka doon po sa lisensya sa LTO. Now, doon naman po sa PRC, tingnan natin, gagamitin po natin si Attorney Villamor. Siya po isang trial lawyer, magaling na trial lawyer. Now, lahat ito hindi matutuloy kung makikipag-areglo kayo. Nasa inyo yan. Ngayon pa lamang pag-isipan nyo na kung ano yung gusto nyong tatahaking proseso. Okay? Apo. Salamat po sa inyong dalawa. Apo. Bukas na bukas, umpisa na po natin. Ha? Apo. Pa yung patin doon sa mga anak nyo, apo, papacheck po natin sa isang psychiatrist sa korte po. Kailangan, pag nagsapatan ng kaso child abuse, kailangan yung korte magdidetermina kung talagang naapektuhan emotionally, psychologically yung bata. Ako na po magbabayad dun sa ano sa korte. Yung, pati po yung third years old yung anak? Lahat po ng mga anak niya, papa-evaluate po natin. Babayaran ko po yan. Kahit na, alam ko, meron isang sikat na psychiatrist. Ginagamit to ng mga malalaking kumpanya. 3,000 per check. So, pa-check natin ilan ba? Apat yung po sila. Pa-check natin. Mas lalo po yung third year ko, yun po yung iyak ng iyak. Po. Siya yung nag-video. Hindi ko po kasi alam na video niya. Papacheck natin sila, no? 3 times 4, 12. Ako nang bahala. And then after that, ipapa-therapy natin. Kung sinabi nung psychiatrist na may na-trauma nga, then ipapa-therapy natin. Gastos ko rin po. Okay? Sige po. Ito ginagawa ko alahanan sa mga bata. Magandang hapon po. Thank you po, sir. So tatay, nung nangyari po yun, yung 14 years old na anak po ninyo, ang katabi nyo at nagvi-video po. Opo, opo. Siya po yung nakakuha ng video. Hindi po namin alam na binibidyo niya yung ano, yung nagmumura sa papa niya. Ano pong naging reaksyon ng bata matapos po yung incident? Takot nga siya eh. Saan po ba dapat kayo pupunta? Pauwi na po kami. Namasya lang po kami. Sana maturuan ng leksyon yung lalaking yan. Kasi iba talaga ang ugali, iba yung ano niya, yung nasa isip. Na ano ko na yung pag ibang tao na nagda-drive na hindi maganda ang ano, asal. Hindi lang basta-basta magano, magmaneho. Merong ibang tao na akala mo kung sino. Porket ganito lang ang ano ko, katauhan ko, mamalaiting ka na. Sige tay, antayin niyo po, i-coordinate na po namin 'to ngayong araw po ora mismo. Tas ipapasamahan na po namin kayo sa amin pong mga reporter para maproseso na po sa lisensya po niya and po para po sa mga bata. Maraming salamat po, Sir Tolpo. Maraming salamat sa iyong tulong at sana po maturuan ng leksyon tong taong 'to. Thank you po, Sir Rafi Tolpo. Salamat po.